Isang tilapia. Igigrill ko na may ampalaya. Loya, sibuyas, kamates. Hiniwang, sibuyas, loya at kamates. Pangpalaman sa isda. Ampalaya, ilalagay sa ilalim ng isda. Hiniwang ampalaya pang sapin sa isda. Gawa tayo guys ng inihaw na isda. Sa oven ako mag-iihaw kasi isang piraso lang siya. Sasapin na ng ampalaya at saka may palaman. Ayan, lagyan natin ng ampalaya yung ilalim. Para yung lasa ng isda, mapunta siya sa ampalaya. So, hindi masayang. Subukan nyo guys, kakaiba yung luto ko. Ganyan. So, hindi masasayang yung lasa ng isda. Mapupunta siya sa ampalaya. Then, yung isda, palamanan natin ng sibuyas, bawang at luya para masarap. Ayan, malasa ito guys. Masarap ito kapag may palaman siya. Wala akong nilagay na kung ano-ano, kunting asin lang. Kunting asin lang. Sibuyas, luya, at saka kamatis. Ang palaman ng isda, yan. Punuin natin, punuin. Yan, para busog na busog siya. Para hindi siya mahulog, dapat ayusin ang pagkalagay. Yan. Masarap ito guys. So, hindi ako nag-ano ng uling, mahalang uling. Sa oven ako mag-iihaw. Ihawin ko siya sa oven. Yan. So, yan. Ayan na siya guys. Nasa loob na ng isda siya. Tapos ilagay natin dito. Yan, ganyan. Lagay natin sa oven. Yan. Ayan na siya guys. Tingnan nyo. O, diba? Yan. Lagay natin siya sa oven. Siya guys. I-oven natin ng 30 minutes. 30 minutes natin i-oven. So yan, nasa 200 degrees siya, tapos oven. Balikan natin mamaya. Ayan, ready to eat na siya guys. Luto na, yummy yummy. Ayan guys, ready to eat na siya. Ang sarap-sarap nito guys, tingnan nyo. Oh, pwede nyo itong gawin sa inyo. Masarap ito guys. Grilled fish na may ampalaya sa ilalim. Kasi yung juice ng isda, isayang yun, matatapon. Kaya nilagyan ko na ang ampalaya sa ilalim para may gulay na. So ang pinakang sahog na ng ampalaya, yung juice ng isda. Maraming salamat po sa uulitin.